Effective ministers of His grace, let us also include in our prayers for the poor souls in purgatory, most especially those souls who are not being remembered by their loved ones. May the Lord grant them eternal rest in heaven. Brethren, let us acknowledge our sins and so prepare ourselves to celebrate the sacred mysteries. With humble and contrite heart, let us say, I confess to Almighty God and to you, my brothers and sisters, that I have greatly sinned in my thoughts and in my words, in what I have done and in what I have failed to do. Through my most grievous fault. Therefore, I ask Blessed Mary, Ever Virgin, all the angels and saints, and you, my brothers and sisters, to pray for me to the Lord our God. May Almighty God have mercy on us, forgive us our sins, and bring us to everlasting life. Amen. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Constantly accomplish the Paschal mystery within us, that those you were pleased to make new in holy baptism may, under your protective care, bear much fruit and come to the joys of life eternal. To our Lord Jesus Christ, your Son,
who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God forever and ever. Amen. A reading from the Acts of the Apostles. As the number of disciples continued to grow, the Hellenists complained against the Hebrews because their widows were being neglected in the daily distribution. So the 12 called together the community of the disciples and said, "It is not right for us to neglect the word of God to serve at table. Brothers, select from among you 7 reputable men filled with the Holy Spirit and wisdom, whom we shall appoint to this task, whereas we shall devote ourselves to prayer and to the ministry of the word." The proposal was acceptable to the whole community, so they chose Stephen, a man filled with faith and Holy Spirit, also Philip, Prochorus, Nicanor, Timon, Parmenas, and Nicholas of Antioch, a convert to Judaism. They presented these men to the apostles, who prayed and laid hands on them. The word of God continues to spread, and the number of the disciples in Jerusalem increased greatly. Even a large group of priests were becoming obedient to the faith. The word of the Lord. Thanks be to God. In the Lord, praise from the upright is fitting. Give thanks to the Lord on the harp, with a 10-string lyre, chant his praises. Lord, let your mercy be on us, as we place our trust in you. Upright is the word of the Lord, and all his works are trustworthy. He loves justice and right. Of the kindness of the Lord, the earth is full. Lord, let your mercy be on us, as we place our trust in you. See, the eyes of the Lord are upon those who fear him, upon those who hope for his kindness, to deliver them from death and preserve them in spite of famine. Lord, let your mercy be on us, as we place our trust in you. A reading from the first letter of Saint Peter. Beloved, come to him a living stone, rejected by human beings, but chosen and precious in the sight of God. And, like living stones, let yourselves be built into a spiritual house, to be a holy priesthood, to offer spiritual sacrifices, acceptable to God through Jesus Christ. For it says in Scripture, "Behold, I am laying a stone in Zion, a cornerstone, chosen and precious, and whoever believes in it shall not be put to shame. Therefore, its value is for you who have faith, but for those without faith, the stone that the builders rejected has become the cornerstone,
a stone that will make people stumble, and a rock that will make them fall. They stumble by disobeying the word, as is their destiny. You are a chosen race, a royal priesthood, a holy nation, a people of his own, so that you may announce the praises of him who called you out of darkness into his wonderful light. The word of the Lord. Thanks be to God. Please all stand. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, 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 alleluia. I am doing the truth and the lie, says the Lord. No one comes to the Father except through me. Alleluia. Be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Saint John. Glory to you, O Lord. Jesus said to his disciples, "Do not let your hearts be troubled. You have faith in God, have faith also in me. In my Father's house there are many dwelling places. If there were not, would I have told you that I am going to prepare a place for you? And if I go and prepare a place for you, I will come back again and take you to myself, so that where I am, you also may be. Where I am going, you know the way." Thomas said to him, "Master, we do not know where you are going. How can we know the way?" Jesus said to him, "I am the way and the truth and the life. No one comes to the Father except through me. If you know me, then you will also know my Father. From now on, you do know him and have seen him." Philip said to him, "Master, show us the Father, and that will be enough for us." Jesus said to him, "Have I been with you for so long a time, and you still do not know me, Philip? Whoever has seen me has seen the Father. How can you say, 'Show us the Father'? You do not believe that I am in the Father, and the Father is in me? The words that I speak to you, I do not speak on my own. The Father who dwells in me is doing his works. Believe that I am in the Father, and the Father is in me, or else believe because of the works themselves. Amen, amen, I say to you, whoever believes in me will do the works that I do, and will do greater ones than this, because I am going to the Father." Dear brothers and sisters, the Gospel of the Lord. Praise to you, O Lord Jesus Christ. Please be seated. Muli po, magandang hapon sa inyo, mga minamahal ko, mga kapatid, at maligayang pagdating po sa parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. At sa mga pagbasa po na ating napakinggan sa ikalamang linggo sa Pasko na muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesukristo, masasabi po natin na itong pagbasa na ito lalatigit sa mabuting balitang ating napakinggan ay iyong tinatawag po na farewell discourse ni Jesus, pamamaalam ng ating Panginoong Hesukristo. No, mga minamahal ko, mga kapatid, dahil sabi nga niya sa huling bahagi ng mabuting balita, "I am going to the Father." Kaya nga, kung pupunta siya at uuwi na sa Ama, ayan,
Sa praktikalang pamamaraan, kapag isang tao ay mamamaalam na, ika nga, ay magtatagubilin dun sa kanyang mga minamahal. Kagaya ng ating Panginoong Jesucristo, namamaalam na siya, kaya nagtatagubilin siya sa kanyang mga alagad. At ano yung tagubilin, mga minamahal kong mga kapatid? At ito rin yung tagubilin para sa atin, mga minamahal kong mga kapatid, na mananampalataya. Do not let your hearts be troubled. Huwag tayong mabalisa. Huwag tayong matakot, mga minamahal kong mga kapatid. Iyan ang tagubilin ng ating Panginoong Jesucristo, hindi lamang sa kanyang mga alagad, bagkus lahat tayo na sumasampalataya sa kanya. Pero mga minamahal kong mga kapatid, ang problema sa atin bilang mga tao, kahit na tayo pinapaalalahanan ng ating Panginoong Jesucristo na huwag tayong mabalisa, huwag tayong matakot, huwag tayong magamba, huwag tayong maligalig, ay tayo bilang mga tao, sadyang maligalig. Sadyang magulo. Mga minamahal kong mga kapatid, kahit sinasabi ng ating Panginoong Jesucristo na huwag kayong maligalig, huwag mabalisa. E kaso, sa kabuturan ng ating puso, ligalig na ligalig tayo. Ngayon pa lang, mga minamahal kong mga kapatid, pupusta pa ako, yung ilan sa atin maligalig na. Nandito sa simbahan, pero ang utak at isip ay ito, ano kayong ulam mamaya? Nakapagsaing na kaya? Baka wala pang sinaing. Ano, kumusta kayo nilaban ko? O yun, mapatuyo kong labahin, natuyo kaya? No? Yan ang ligalig ho natin, mga minamahal kong mga kapatid. Hindi lang halata sa mukha. Pero, pagkaharap natin si Lord, mga minamahal kong mga kapatid, nako, kitang-kita niya. Kaya, mga minamahal, dalawang remedies yung ibinibigay sa atin ng Diyos. Oo, nagtatagubilin siya. Do not let your hearts be troubled. Accompanying that tagubilin, mga minamahal kong mga kapatid, yun, kaugnay ng tagubilin ng ating Panginoong Jesucristo, hindi nagbibigay din siya ng mga pamamaraan para yung ating puso hindi na maligalig. No? At una, mga minamahal kong mga kapatid, na pamamaraan na ibinibigay at ipinapaalala sa atin ng Diyos para hindi na maging mabalisa, matakot o maging maligalig yung ating mga puso, tagubilin niya, mga minamahal kong mga kapatid, believe in me. No? Huwag kayong mabalisa. Manalig kayo sa Diyos at manalig din kayo sa akin. Mga minamahal kong mga kapatid, ito yung tagubilin at paalaala ng ating Panginoong Jesucristo. Kaalinsabay ng tagubilin niya na huwag tayong mababalisa. Para hindi tayo mabalisa, magtiwala lamang tayo sa Diyos. Na yung ikinababalisa natin, siya na ang bahala. Kasi ho, tayo bilang mga tao, kumbaga may tendency ho tayo ngayon, lalo tigit sa mundo ng ating ginagalawan, na kaya kong gawin ang lahat. Kaya kahit tayo ay may ginagawa na, halimbawa na lang, kagaya ng aking example kanina, narito na sa simbahan, nagsisimba, ang utak natin parang gumagawa pa rin doon sa bahay natin. Kasi ang tendency nga natin, mga minamahal kong mga kapatid, gawin ng mag-isa ang lahat ng gawain. No? Hindi lang sa bahay, bagkus ay dito sa mundo. Pero tinatagubilin ng ating Panginoong Jesucristo, maniwala kayo sa akin. Parang sinasabi niya, tutulungan ko kayo kahit marami kayong gawain. He reminds us we cannot overcome this anguish alone when one difficulty is added to another. Pag nagpatong-patong na ang problema, mga minamahal kong mga kapatid, yung isang gawain, kayang-kaya pa natin, pero pag nagpatong-patong na, mahirap na pong gawin ang isa yan. Kaya nga, ang ating Panginoong Jesucristo, laging nakaalalay, laging nakaagapay para sa ating mga mananampalataya kapag nahihirapan na tayo sa mga ginagawa natin. We need Jesus' help, and this is why Jesus asks us to have faith in Him, that is to lean not only on ourselves, but also in Him.
At yan din po yung kumbaga ay dahilan kung bakit ang ating Panginoong Jesucristo muling nabuhay at nakikisama sa atin. Jesus risen and lives precisely to be always by our side. No? Kaya lagi siya nakaagapay. Kaya nga, mga minamahal ko mga kapatid, bago tayo mangangamba na feeling natin tayo mag-isa, lagi ho tayong may kasama sa ating mga ginagawa sa buhay. Kailangan ni ho, ang kailangan lang ho natin gawin, tumawag sa Kanya. Kasi nirerespeto pa rin naman ng Diyos yung kakayahan natin. Nirerespeto rin niya yung ating kumbaga ay pagiging tao na may kakayahang pumili. Kaya hinahayaan niya lang tayo. Kung gusto natin gawin na mag-isa yung ginagawa natin, sige, go. Pero once na humingi na tayo, agad-agad, nandyan ang ating Panginoon. No? Tutulungan tayo para yung ating puso na lagi na lamang nababagabag ay maging mapayapa. Pangalawa, mga minamahal ko mga kapatid, na pamamaraan at tagubilin ng ating Panginoong Jesucristo sa ating lahat na ang puso ay nababagabag at nababalisa kaugnay noong tagubilin niya na huwag tayong mababalisa, mga minamahal ko mga kapatid, ay ito. Yung I am going there to prepare a place for you. No? Sa bahay ng aking ama, maraming silid at ipaghahanda ko kayo ng matutuluyan. Ito rin minsan yung kinababalisa natin, mga minamahal ko mga kapatid, bilang mga mananampalataya, kumbaga ay naninigurado tayo kung ano yung kahihinat na natin sa kabilang buhay. Sabihin natin, praktikalan, mga minamahal ko mga kapatid, kapag tayo maglalakbay sa ibang lugar, ina-assure natin na tayo may accommodation, may matutuluyan. No? Dito, sa ating Panginoong Jesucristo, ina-assure niya na sa langit, naghanda na siya ng matutuluyan para sa ating lahat. At yun yung pinakang dahilan kung bakit inialay niya ang kanyang buhay sa krus para tayo magkaroon ng buhay na walang hanggan sa kanyang kaharian. He took our humanity upon himself to carry it beyond death to a new place to heaven so that we might also be where he is. Tayo din, mga minamahal kong mga kapatid, kung itinatatak lagi natin sa ating isipan at kalooban na ang Diyos naghanda sa atin ng matutuluyan sa langit na patunguhan lahat natin, sa langit na tunay na tahanan natin, ano nga pang ikakabalsapan natin? Ano pa ikakatakot natin? Praktikal, mga minamahal ko mga kapatid, kung tayo nga bilang mga tao, ina-assure na tayo na meron tayong matutuluyan sa isang lugar na hindi tayo pamilyar, ganun din, mga minamahal ko mga kapatid, hindi na rin tayo matatakot, hindi na rin tayo mababalisa. Kung tayo ay sinisigurado na ng Diyos na may lugar sa kalangitan. Kailangan kailangan lang ating patunayan na tayo ay karapat-dapat sa lugar na inihanda sa atin ng Diyos. Sa pamamagitan ng ano? Sa pamamagitan ng mga kabutihang ginagawa natin dito sa lupa. Kaya nga, mga minamahal ko mga kapatid, sa puntong ito, alam ng Diyos na tayo nababalisa, na tayo naliligalig, na tayo natatakot. No? Pero sana, pinapalalahanan niya na tayo para maibsan, matanggal, at mawala na yung ating pagkabalisa, pagkatakot, at pagkaligalig ng ating puso at mapaltan ng kapayapaan sa ating mga puso ang takot na ito. Sinisigurado niya, mga minamahal ko mga kapatid, na sa tahanan ng ating Ama, no, sa kaharian ng Diyos, may tahanan tayong matutuluyan. Basta't magtiwala lamang tayo na tayo ay ginagabayan lagi ng Diyos sa lahat ng ating mga ginagawang kabutihan para tayo maging kalugod-lugod sa buhay na walang hanggan sa kalangitan. Pagpalain nawa tayo ng po may kapal
ngayon at kailanman. Please all stand. Let us profess our faith. I believe in God, the Father Almighty, creator of heaven and earth, and in Jesus Christ, his only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He descended into hell. On the third day, he rose again from the dead. He ascended into heaven and is seated at the right hand of God, the Father Almighty. From there, he will come to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and life everlasting. Amen. Gathered around the risen Christ, our way to the Father, we feel fully confident in his boundless love for us. Hence, we humbly submit to him our petitions for the needs of humankind and our own as we say, Lord Jesus, lead us to the Father. Lord Jesus, lead us to the Father. For the universal church, the community of disciples gathered around Jesus, the living stone, may she be for all mankind a source of inspiration and hope. Let us pray. Lord Jesus, lead us to the Father. For the Holy Pope Francisco, our bishop, our parish priest, and other spiritual leaders, may they mirror to us the holiness of Jesus and lead us to an ever greater communion with the Father. Let us pray. Lord Jesus, lead us to the Father. For all those who have lost the sense of direction in life and feel confused and discouraged, may they find in the teaching of the Church, in our good example, the guidance and encouragement they need. Let us pray. Lord Jesus, lead us to the Father. For the terminally ill and those who are about to die, may they find in the promises of Jesus the foundation for their hope to live forever in the house of the Father. Let us pray. Lord Jesus, lead us to the Father. For each of us and the rest of our parish community, may we always be united in brotherly solidarity and love around Jesus, the cornerstone of our spiritual edifice. Let us pray. Lord Jesus, lead us to the Father. In the silence of our hearts, let us pray for our own personal petitions. God, our Father, we thank you for the gift of eternal life offered us in Jesus, your Son, and our brother. May all our thoughts, words, and actions be according to your will and lead us to the enjoyment of the eternal mansions where you live with Jesus and the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. For your offerings in the envelope, you may drop them at the collection basket.
Please all stand. Pray, brethren, that my sacrifice and yours may be acceptable to God, the Almighty Father. May the Lord accept the sacrifice at your hands for the praise and glory of His name, for our good and the good of all His holy Church. O God, who by the wonderful exchange effected in this sacrifice have made us partakers of the one supreme Godhead, grant, we pray, that as we have come to know it, your truth, we may make it ours by a worthy way of life. Through Christ our Lord. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. Lift up your hearts. We lift them up to the Lord. Let us give thanks to the Lord our God. It is right and just. It is truly right and just, our duty and our salvation, at all times to acclaim you, O Lord, but in times above all to laud you yet more gloriously, when Christ our Passover has been sacrificed. For with old order destroyed, a universe cast down is renewed, and integrity of life is restored to us in Christ. Therefore, overcome with paschal joy, every land, every people exults in your praise, and even the heavenly powers with the angelic host sing together the unending hymn of your glory as they acclaim. Holy, holy, holy Lord, God of hosts, heaven and earth are full of your glory, Hosanna in the highest. Blessed is he who comes in the name in the highest. Those who are unable to kneel, please remain standing with reverence. You are indeed holy, O Lord, the fount of all holiness. Make holy, therefore, these gifts, we pray, by sending down your Spirit upon them like the dewfall, so that they may become for us the body and blood of our Lord Jesus Christ. At the time he was betrayed and entered willingly into his passion, he took bread and, giving thanks, broke it and gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and eat of it, for this is my body, which will be given up for you." In a similar way, when supper was ended, he took the chalice, and once more giving thanks, he gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and drink from it, for this is the chalice of my blood, the blood of the new and eternal covenant, which will be poured out for you and for many, for the forgiveness of sins. Do this in memory of me." The mystery of faith. We proclaim your death, O Lord, and profess your resurrection until you come again. Therefore, as we celebrate the memorial of his death and resurrection, we offer your Lord the bread of life and the chalice of salvation, giving thanks that you have held us worthy to be in your presence and minister to you. Humbly we pray that, partaking of the body and blood of Christ, we may be gathered into one by the Holy Spirit. Remember, Lord, your church spread throughout the world, and bring her to the fullness of charity,
together with Francis our Pope and Gilbert our Bishop and all the clergy. Remember also our brothers and sisters who have fallen asleep in the hope of the resurrection and all who have died in your mercy. Welcome them into the light of your face. Have mercy on us all, we pray, that we, the Blessed Virgin Mary, Mother of God, with Saint Joseph, her most chaste spouse, with the blessed apostles and all the saints who have pleased you throughout the ages, we may merit to be co-heirs to eternal life and may praise and glorify you through your Son, Jesus Christ. Through him and with him and in him, O God, Almighty Father, in the unity of the Holy Spirit, all glory and honor is yours forever and ever. Amen. 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 At the Savior's command and formed by divine teaching, we dare to say, Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come. Thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Deliver us, Lord, we pray, from every evil. Graciously grant peace in our days, that by the help of your mercy, we may always free from sin and safe from all distress, as we await the blessed hope and the coming of our Savior, Jesus Christ. For the kingdom, the power, and the glory are yours, now and forever. Lord Jesus Christ, who said to your apostles, "Peace I leave you, my peace I give you," look not on our sins but on the faith of your church, and graciously grant her peace and unity in accordance with your will, who live and reign forever and ever. Amen. The peace of the Lord be with you always. And with your spirit. Let us offer to each other the sign of peace. Peace be with you. Lamb of God, you take away the sins of the world, have mercy on us. Lamb of God, take away
causes of the world, have mercy on us. Lamb of God, you take unable to kneel, please remain standing with reverence. Dear brothers and sisters, behold the Lamb of God, behold Him who takes away the sins of the world. Blessed are those called to the supper of the Lamb. Lord, I am not worthy that you should enter under my roof, but only say the word, and my soul shall be healed. deliver us.
pride of the arrogance of taking. Deliver us, Lord, from the hardness of heart and in the capacity to love. We adore you, we believe in you, O Lord. Deliver us, save us, O Lord. The second collection, which will be done, is for the continuing development of the parish and national shrine of St. Padre Pio. Thank you for your offering. Truly present in the Eucharist, our Savior, God with us, faithful and rich in mercy. We adore you, we believe in you, O Lord. Deliver us, save us, O Lord. Console us, Lord. Grant us your Spirit. Open us to please all stand. Let us pray. Graciously be present to your people, we pray, O Lord, and lead those you have imbued with heavenly mysteries to pass from former ways to newness of life. Through Christ our Lord. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat. Padre Pio, taga Pietrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Kabuhayan.
Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kaming umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaysa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Ang lahat po ay magsiupo para sa mga patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang Dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, mga kapiyo, kung inyo pong mapapansin ay sira na at kailangan ng ipagawa ang extension area sa pagitan ng Main Church at Divine Mercy Sanctuary, muli po kaming nananawagan sa mga may mabubuting puso na nagnanais maging bahagi ng paggawaing ito. Mangyaring makipag-ugnayan po kayo sa opisina ng parokya o sa pamisahan para sa inyong tulong at donasyon. Ikatlo, isang mahalagang paalala, mangyaring mag-ingat po tayong lahat sa mga kumakalat na fake accounts sa Facebook na gumagamit ng ating mga official na video testimonies upang makapagbenta ng di umano'y blessed oils at iba pang mga banal na bagay. Hindi po ito mula sa pambansang Dambana at kailanmay hindi tayo maaaring magbenta ng mga binasbasang bagay. Maging maingat po ang lahat. Ikaapat, kaugnay po ng isinagawang grand opening ng ating Kapiyo Osteria, ay mahigpit tayong pinaalalahanan sa ating panawagang Claygo, Clean As You Go, sa lahat ng lugar sa loob ng pambansang Dambana, lalo't higit sa Osteria. Ipinaalam din po sa lahat na gamit ang ating main arch entrance, tayo po ay may malalaking free parking dito sa loob ng pambansang Dambana. Ikalima, mga kapiyo, bahagi ng pagdiriwang ng kaarawan ni Padre Pio ngayong 25 ng Mayo, tayo ay magkakaroon ng car raffle dito sa pambansang Dambana. Ito ay fundraising program upang matulungan ng ating mga scholar ni Pio. Maaari kayong makabili ng tiket sa pamisahan, sa HR office o sa mga nakastation sa paligid ng simbahan sa halagang 500 piso lamang. Panoorin po natin ito. At mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos, Ama makapangyarihan, upang tayo ay maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalang ito. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa panalangin, mga rosaryo, imahen, dasalan, na nagpapaalaala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin upang ang lahat na dumulog at magdasal, gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo, magpasawalang hanggan. Amen. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven.
Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Maraming salamat po sa inyong pakikisa sa banal na pagdiriwang ng Misa. The Lord be with you. And with your spirit. And may Almighty God bless you, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. The Mass has been offered. Go in peace. Thanks be to God. Thanks to the Lord. Thanks to the Lord. Proclaim His name. Proclaim His name. Give thanks to the Lord.